Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa pagsasaloob ng pagtitiis ng aming Panginoong Hesukristo, si Santa Catalina ay pinag-alab mo sa iyong pag-ibig at sa masigasig na paglilingkod sa iyong simbahan. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin ang iyong sambayanan, naway laging magalak sa pakikiisa kay Kristo at sa pagpapahayag ng kanyang pagkabuhay. Bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nararatay. Eneas, ani Pedro, pinagaling ka na ni Hesukristo. Tumindig ka at ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Hope naman, may isang alagad na babae, ang pangalay Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihin ay usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Hope ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Hope. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas nung ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na.
Nabalita ito sa buong Hope, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob, ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa tuwi nang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat, ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalaga. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Tayo pong lahat, Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito ay tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyo ang hindi nananalig sa akin." Sapagkat talastas ni Jesus buhat pa nung una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Yan ang dahilan, kaya ko sinabi na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama." Mula noon, marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya't tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo
ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Buong linggo na ito, pinakikinggan natin sa Ebanghelyo natin ang ika-anim na kabanata ng Ebanghelyo ni San Juan, kung saan naroroon yung aral ni Jesus tungkol sa tinapay ng buhay. Kaya araw-araw yan ang naririnig natin sa Ebanghelyo. Pinapakilala ni Jesus ang sarili niya bilang ang tinapay, ang pagkain na nagbibigay buhay, hanggang sabihin niya na ang pagkaing ibibigay niya, sarili niyang laman at dugo. At yung Ebanghelyo natin ngayon, ito na yung conclusion. Ito na yung pagtatapos ng yugto na ito, ng kabanata na ito tungkol sa tinapay ng buhay. At natunghayan natin, dahil sa bigat ng aral na ito, ay marami sa mga dating sumusunod kay Jesus ang tumalikod na. Iniwan na siya. Bumalik na sila sa dati nilang buhay. Marami sa atin ganon. Naniniwala lang tayo kapag ka-convenient sa atin. Kapag ka-kumbinyente. Sumusunod lang tayo kapag madali. Sumasang-ayon lang tayo kapag may pakinabang tayo. Pero kapag ka-inconvenient na, may mga aral sa Jesus na hindi convenient. Talagang didistorbohin tayo. Talagang kailangan may baguhin tayo sa sarili natin na hindi lang maliit na pagbabago, kung hindi major change. Talagang inconvenient. Sa mga ganong pagkakataon, nagdadalawang isip tayo kung paniniwalaan pa ba natin at itutuloy pa ba natin ang pagsunod. Kapag humihirap na yung mga hinihingi sa atin ng Panginoon, hindi na lang tayo tumatanggap, tayo na yung hinihingan. Yung pakinabang hindi na lang sa sarili natin, kung hindi para sa iba. Kapag ganito na ang usapan, marami rin sa atin ang hindi na seryoso, hindi na makapag-commit ng ating sarili sa Panginoon. Yung commitment natin, yung hanggang dun lang kapag ka-convenient, kapag komportable. Pero pagka major change at merong ikaw na yung magbibigay, doon na tayo nagdadalawang isip. Kaya yung tanong ni Jesus sa mga sa 12, kayo rin ba aalis? Yan din ay tanong sa bawat isa sa atin. Lalo na kapag dumarating tayo doon sa punto na talagang mahirap na sumunod sa ating Panginoon. Pero sana ang maging tugon din natin yung tugon ni Pedro. Sabi ni Pedro ay, kanino kami pupunta? Natuklasan na namin na ikaw ang isinugo ng Diyos. Nagtitiwala kami na ang mga salita mo ang nagbibigay buhay. At nawa matuklasan din natin yung gaano mang kahirap, gaano man ka-inconvenient, at gaano man yung hihingin sa atin, ganun ang pananampalataya natin, lilimutin natin yung sarili natin. Isasangtabi natin yung sarili natin. Magsisilbi tayo. Hindi tayo yung pagsisilbihan. Hindi tayo yung tatanggap. Tayo yung magbibigay. Tayo ang hihingan. Kaya si Jesus, nilarawan niya ito sa kanyang aral ng tinapay ng buhay. Yung tinapay ng buhay, larawan ng pagbibigay ng sarili. Kaya nga ibibigay niya yung sarili niya, laman at dugo. Ibig sabihin,
buhay niya ang ibibigay niya para sa ating kaligtasan. At lahat ng susunod sa kanya, ganun din ang magiging buhay. Buhay ng pagbibigay. Pero minsan tayo nagereklamo. Dami namang hinihingi sa atin. Hinihingi ng oras, hinihingi kung ano meron tayo. Minsan nakikita natin yung sarili natin nagre-reklamo. Pero, ganun talaga pagka sumusunod sa Panginoon. Talagang ibinigay mo na yung kanan mo, hihingin pa yung kaliwa. Hihingin ang lahat. At habang tumatagal, palaki ng palaki ang hinihingi sa atin. Gayunpaman, alam din naman natin sa puso natin na kahit lumalaki ang demand para tayo ay magsilbi, pero alam natin nandun ang tunay na buhay. Ang buhay walang saysay kapag hindi natin ibinigay. Ang buhay walang kahulugan kung puro pang sarili lang ang pinagkakaabalahan natin sa buhay. Ang buhay nagkakaroon lang ng saysay kapag ka natutunan natin itong limutin at isipin ang kapakanan ng marami kapag ka inihandog na rin natin bilang sakripisyo ang buhay natin para sa iba kahit wala tayong pinakikinabangan, kahit walang kapalit, kahit walang gantimpala, kahit kahit nga mapasalamatan lamang di natin makuha. Pero sa mga ganong pagkakataon, natin nalalasap ang tunay na buhay. Yung nakapagbigay ka, period, walang kapalit. Yun ang pinakamalaking hinihingi sa atin ng Panginoon. Kaya sa pagtatapos ng ating pagninilay ng tinapay ng buhay, ang pinakahamon natin ay sundan natin si Jesus na nag-alay ng sarili niya upang pakanin ang marami. Ibigay din natin yung sarili natin bilang handog upang mabuhay ang marami sa atin. Mas isipin natin yung kapwa natin bago ang ating sarili. Inihahatid sa atin ni Kristo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan at tayo ay sumasampalataya. Bunga ng pananampalatayang ito, may pagtitiwala tayong magsumamo sa ating Ama sa Langit na dinggin ang mga panalangin ng pamayanang ito. Ating itugon, Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan naway sumunod sa Panginoon ng buong puso, isip at lakas. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng mga bansang nagdaranas ng kaguluhan naway walang patid na magsikap na makapaghatid ng kapayapaan at katarungan sa kanilang mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Atin nawang maunawaan na ibinibigay ng Diyos ang pinakadakilang katunayan ng kanyang pag-ibig sa nananatiling presensya ng banal na sakramento. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga may sakit at nagdurusa sa matagal ng karamdaman, naway magkaroon ng kapayapaan ng damdamin na dulot ng nagbibigay ginhawang mga salita ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga namayapa, naway magtamasa,
ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ipagdasal natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng ating dasal, lalo na ang mga naapektuhan ng sunog kagabi, ng malaking sunog kagabi. Ipagdasal natin ang mga, lalo na mga naapektuhan ng kanilang hanap buhay. Ipagdasal din natin ang intensyon ng mga kapatid nating nagpapamisa sa ating pagdiriwang ngayon. Panginoon, tulungan mo kami upang patuloy kaming sumunod sa iyo kahit sa mga sitwasyong mahirap at hindi kombinyente para sa amin. Naway makatugon kami sa malalaking hamon ng iyong salita. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin si Santa Catalina, tanggapin mo itong aming ginaganap na paghahain nagdudulot kaligtasan upang kaming nakabatid sa kanyang natutuhang maalab na pag-ibig ay makapagpasalamat sa iyo ng totohanan at masigasig. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya, ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Diyos na kapangyarihan, kapangyarihan ng kaluwalhatian mo.
Hosanna, 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 sa pagkakasa. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, 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 sa kaitaasa. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa mang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Masalangit ka, sambahin na ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa bawang araw at patawarin mo aming sala tulad ng aming pagpapatawa sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang tinapay ng buhay. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway iyong pagbigyang dito ay makapakinabang ng pag-iral kailanpaman sa aming pinagsaluhang piging na pangkalangitan na tinanggap ni Santa Catalina para sa kanyang ikabubuhay kahit sa lupang ibabaw. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.